Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa McDonald's, nakaupo. Mamaya tayo bibiling pagkain. Kamusta po kayong lahat? At maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa akin at mga nanood ng aking vlog. Samahan niyo pa po ako sa paglalakbay ko dito sa Hong Kong para makita niyo. Ngayon naman po ay ipapakita ko sa inyo ang aking sweldo, isang buwang sweldo bilang katulong dito sa Hong Kong, domestic helper. At saka ang aking kontrata, nandito din ipapakita ko sa inyo kung ano ang nakalagay na presyo, nakalagay na sweldo. Ito guys, ang aking buwan ng sweldo. Ayan o. Yan yung monthly salary ko bilang katulong dito sa Hong Kong. Ngayon, ang aking food allowance ay ito. Ayan ang aking food allowance. 1,173. Ang aking food allowance ngayon ang palitan ay 7.4 peso sa isang Hong Kong dollar. Ito 4,630 ang aking sahod sa isang buwan bilang katulong. Pero mabait ang aking amo kaya ako ay may tip. Guys, ang nabigay sa akin ni among sweldo ay 5,000 simula ngayong taon. Sa 5,000 na yon, Hong Kong dollars, ang palitan ngayon ay 7.4 kaya nalabas siya na 37,000 pesos. Peso. Last year, ang sahod ko ay 4,800 Hong Kong dollars lamang. Ngayon taon lamang niya ginawang 5,000 ang aking sahod. Mabait ng aking amo. Mabait din naman ako ay. Masipag kaya ako. Kaya ako'y laging may tip. Laging nadagdagan ang sahod ko. At kung yung 4,630 na nasa kontrata, ang labas niya ay 34,262 pesos. Kung yun ang sahod. Kaya maganda dito kapag nakakuha ka ng mabait na amo. Minsan, binibigay lahat nila yung holiday. Meron kaming statutory holiday dito na 13 days ngayon sa isang taon. Pero yung ibang amo, binibigay lahat yan. Yung lahat ng pula sa kalendaryo, binibigay sa katulong nila. Sa amo ko, ang binibigay lang niya yung talagang para sa katulong na ano, na holiday. Tsaka, apply na kayo dito. Maganda dito. Malaki ang sahod. Tapos, day off mo pa tuwing Sunday. Basta yun ay once a week. Once a week siya na day off. Depende sa iyong amo kung ano ang ibibigay sa iyong araw. Yung iba minsan, Sabado, yung iba, basta depende sa usapan ninyo, basta isang beses, isang linggo, may day off ka. Hindi ako pwede guys, magalis ng mas. Nandito ako sa public na ano, sa McDonald's, sa restaurant. Tapos, kung yung pagkain naman, yung food allowance ay 1,173 Hong Kong dollars yon. Pag sa palitan ngayon, ang equivalent nun ay 8,680 pesos.
Yun yung para sa pagkain ko sa lahat na yon. Almusal, tanghalian, hapunan. Pero yung mga toothpaste, yung mga personal na gamit, ako ang bumibili nun. Basta personal toothpaste, shampoo, sabon, yung mga ganyan, ako ang bumibili niyan. Pero yung tissue, yung basta tissue, packet tissue, yung maliit na tissue, pag lumalabas, galing sa amo ko yun. At saka itong mask, ito, bigay ni amo din ito, sa kanila ito. Ganoon. Saka, ano pa ba? Mag-apply na rin kayo yung mga planong gustong mag-Hong Kong. Maganda. Pag sinwerte kayo sa amo, ay magandang maganda. Mababait naman sila eh, yung mga inchik. Meron ding matapang, hindi naman lahat. Kaya, swertihan din lamang. At saka, dito sa amo ko, ako may sariling kwarto dito. Simula noong ako ay dumating sa kanila, 2013 ako naging katulong nitong amo ko ngayon. Hanggang ngayon, sila pa rin ang amo ko. Pero yung mga nakaraan kong amo, kasama ko sa room, yung kasama ko sa room ang bata, ganoon. Maganda kung may sarili kang kwarto dahil pagtapos mo ng trabaho, makakahiga ka na. Kapag day off mo, ganoon, pwede kang magtulog sa kwarto mo. Pwede kang magpahinga. Maliban na lang kung may bata dahil kakatukin ka ng alaga ng bata, makulit ang bata. Kakatukin ka niya. Kahit nandun ka sa, basta nasa kwarto ka, kakatukin ka niya pag may bata. Halika guys, kain tayo. Ito, burger. Bumili akong burger. Kakaya naman dito sa McDo kasi uupo ako at nakiki-wifi. Eh, nakakaya naman hindi ka bibili. Tapos ito, french fries. Tapos ito ang drinks ko. At chocolate lang itong binili ko. Okay na to, masarap na. Kasi na ito sa akin, busog na ako. Kain tayo guys. Thank you very much guys sa inyong panonood, sa pagsama sa akin. At maraming salamat po sa mga sumuporta. Lalo na po sa mga hindi ko kakilala. Ang bait nila, nag-subscribe sila. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong panonood. Bye-bye po.